today's video, meron po ako ngayong i-review na selfie stick na nabili ko online. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit and kung magkano yung halaga ng mga ganitong selfie stick. So guys, if you like this video, just keep on watching. So guys, ito na yung aking nabili from Lazada. Ayan, yung brand ng Andoer. Andoer. Basta kung anumang pronunciation, i-correct nyo na lang ako guys. And nakita ko lang kasi siya online. Nag-search ako ng mga matitibay, mga quality and affordable na selfie stick. So, ito yung destiny makita ko at mabili ko. Hindi ko pa siya nagagamit and i-review natin siya ngayon. Nasira kasi yung isa kong selfie stick na ginagamit dati. Ayun. Yung ano kasi niya is wire. And itong nabili ko is wireless. Ayan. Swerte na rin na ito yung nakita ko kasi marami siyang gamit. Hindi lang siya basta selfie stick. Pwede rin siyang tripod. Ayan. Diba? Oh. Ayan na siya. Si Andoer. Ayan yung kanyang brand name is Andoer. And ang haba ng selfie stick na to ay umaabot daw ng 54 inches. Ayan. Oh. Haba-haba na. 54 inches converted to centimeter is 127. Ayan, 127 cm. Ayan, ganyan siya kahaba. Ayan, diba? Nakikita mo ba? Ayan, ganyan siya kahaba, guys. And then, ayan. Pakitiin muna natin. Para makita nyo yung kanyang gamit. So, ayan. Pwede siyang makabitan ng camera. Pwede rin yung cellphone, kagaya ko nag cellphone ang ginagamit kapag nag-video. Pwede rin yung mga GoPro. Ayan, kasya-kasya siya dito. Ilalagay mo lang dito. Ayan, adjust mo lang yung lagayan ng camera or cellphone or GoPro. Ayan, lagayin natin yung isa kong cellphone. Lagayin natin yung cellphone. Ayan, adjust mo lang siya kung hindi pa rin siya kasya. Adjust lang ng adjust. And then, isa-secure mo rin siya, syempre. Kapag nalagay mo siya. Ayan. Okay na, diba? Nailagay na natin. And then, itong dulo niya is a-attach mo dito sa dulo ng selfie stick. Ayan, bali. Diktad tayo. Dapat pala in-attach muna natin bago natin kinabit yung cellphone. Ayan. Oh, ayan. Ito yung meron kang pang-secure din dito kung gusto mong nakayuko yung camera during nag-video ka or nasa ride kayo. Pwede mo namang i-ganon. Ayan, nakaganyan siya. I-adjust mo lang to kung gusto mo ng ano. Tapos, kung gusto mong straight naman, adjust mo ulit ito. Ito, 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 ito. Iikot mo lang siya. Ayan. O, ayan. Secure na siya. Hindi na siya tatumbling. And then, hindi siya kagaya nung una kong ginagamit na may cord. This one is cordless and asa na yun? Yan. Ito yung kanyang magic. Meron siyang switch na gagamitan mo ng Bluetooth. So, hindi mo na kailangan ng wire. Ayan, o, diba? Pwede siya sa iOS. Baba mo natin. Pwede siya sa iOS and pwede rin siya sa Android. Ayan, nakikita nyo ba? Dalawa yung kanyang option ng camera. Pwede siya sa iOS and Android. So, hindi naman tayo naka-iOS, kaya dito lang tayo sa Android. Ayan. Try natin na i-connect. I-on mo pala muna to. On mo lang siya. Ayan, may nakalagay naman dito na on and off. Tapos, syempre, i-on mo rin yung Bluetooth ng cellphone mo. I-on din natin yung ano neto, para magko-connect silang dalawa. Try natin. Ayan, naka-color, ano na siya. Umiilaw na siya, ibig sabihin,
pwede na siyang i-connect sa Bluetooth and then search natin muna new device. Yun, on. Na-search kagad siya ng cellphone ko yung AB shutter. Ayan, try natin sa AB shutter pair. Ayun, connected na siya sa AB shutter. And then, try natin kung gagana talaga siya sa camera. Ayan. So, kapag meron kayong mga, halimbawa, group fee. Ayan, group picture. Hindi na kailangang may isa pang mawala sa grupo nyo para mag-take ng picture kasi meron na siyang remote. Ayan, try natin. Ha! Ayun! O, pakita ko sa inyo yung picture na. Wait lang. Ayusin natin yung picture. Ayan. Wala siyang pindutan dito. So, ito talaga yung pangpipindot mo. Ayan. O, try natin ha. Pakita ko sa inyo yung selfie ko. O, diba? Ayan na yung selfie ko, guys. O, nakikita nyo ba? Ayan. O, sabay sa pagpindot. So, ayun yung selfie stick na nabili ko. Hindi ko lang alam kung wait lang. Ah, battery siya. May battery siya. Ganito kaliit yung kanyang battery, guys. Hindi pala siya di-charge. So, kapag maubos na yung battery, papalitan nyo lang siya. Hanapan nyo pa siya ng ganito kaliit na battery. Ayan. Sana, hindi mahirap hanapin yung kanyang battery kay, para paggagamit palagi itong shutter. Ayan. Off mo lang agad kung hindi mo na siya gagamitin para hindi magbilis, malobat. And then, tapos na natin ipakita yung kanyang shutter. Ipakita na naman natin kung paano siya magiging tripod. Ayan. Meron siya dito. Ayan. Oh. Iko-connect mo lang dito para maging tripod na siya. Ang galing na itong nakita ko. Timing naman na magkakaroon kami ng outing ng mga kaibigan ko. So, magagamit namin to siya kapag nag-picture na kami. Ayan. Oh. Ilalagay mo, i-connect mo lang yung mahabang yon and then, ayan, tripod na siya. Paano naman siya matibay kapag nilagay sa ano. Nakakatayo, makakatayo naman na siya kasi pag nasa stable na patungan na siya. Hindi na siya makatayo ngayon dahil nasa kama ako nagsushoot. So, ayun. Tapos, maganda rin siya. Secure siya kapag gagamitin mo siyang selfie stick. Halimbawang, nagbi-video ka during your ride habang nasa motor kayo. Ayan, meron siyang tali dito. And then, i-secure mo lang sa kamay mo para hindi siya malalaglag. Ayan, o. Pwedeng-pwede na ito magamit ng mga vlogger na kagaya ko na nag-shoot sa labas or kapag may mga ride. Ayan. Kami ni Mister, mahilig mag-ride kapag pwede siyang makalayo-layo. Ayan. And then, sasabihin ko sa inyo kung magkano ko siya nabili. Sa Lazada ko siya nahanap, guys. And ang kanyang brand is Andoer. Andoer Selfie. Lightweight tripod. Tripod na pala siya. Hindi na siya selfie stick kasi multi-purpose siya. Pwede siyang extended, folded. Tapos yung ano niya pala, bigat niya is 0.6 kilogram lang. So, magaan-gaan lang siya, guys. Hindi ka mangangawit dito. Tapos, kapag pinagsama-sama mo na siya, abutin lang siya ng 2 kilogram. Hindi naman ganun kabigat. Ayan. Ito yung kanyang manual. Meron pala siyang manual dito, guys. Hindi ko nakita. Papakita ko sa inyo yung kanyang manual. Nakalagay dito ko yung paano mo siya i-pair sa Bluetooth ng iyong cellphone. I-pair mo lang siya. Open up. Turn on shutter. Shutter will be enter your pairing mode. I-active the function. Select the AB shutter from the pairing will be. Tapos, select use
inbuilt camera app. Ah, okay. Taking the photos via iOS shutter. Or you can download the app camera 360. So, yun. Kailangan mo pa pala ng camera 360 dito para mabilis mo magamit yung kanyang shutter. Ito. Kasi nagpe-pare siya kagad doon. Tapos, ayun. Pwede mo naman ma-download yun sa Google Play, yung camera 360. And then, compatibility niya is for Android, iOS, ayan, yung mga Samsung sa Android, ganyan. Ako, ang gamit ko is yung Vivo. So, okay din naman siya. Ayan, o, diba? Ang cute nung kanyang manual, ang liit. Mga nandito lang siya. And then, nasabihin ko sa inyo yung price niya, kung magkano ko siya nabili. Si Andoer, 54 inches extendable selfie stick tripod stand, aluminum alloy with detachable desktop tripod phone holder is 944 pesos siya. Kapag naka-sale is 919. Pero nabili ko siya sa Lazada nung March ko siya nabili, 887 lang siya. So mababa na siya sa lagay na yun. 887. Ang regular price niya is nasa 1,596. Ayan yung Andoer extendable selfie stick. Ayan. So guys, sa mga nagbabalak or naghahanap, nagka-canvas online ng mga selfie stick, sana nakatulong sa inyo yung aking pag-review netong Andoer selfie stick. Ayan. Hindi na siya selfie stick, pwede rin siyang tripod, and then meron pa siyang kasamang shutter para hindi ka na hindi ka na lalayo or hindi ka na maghihiwalay ng isang friendship mo na, uy, picture naman, yan. Tapos, mawawala siya sa grupo nyo. So, outcast na siya sa grupo nyo kapag ano, wala siya sa picture. And then, ayun, yun. Pwedeng-pwede talaga siya sa mga groups, group picture na kailangan ano, lahat kasama. Ayan. And sana guys, nakatulong yung aking pag-review nitong Andoer selfie stick. If you like this video guys, huwag niyong kalimutang mag-hit ng like, subscribe, and click mo na rin yung bell button para updated ka sa aking mga next na upload. So guys, until my next video, bye!